ang mga amphibious assault vehicles ng ating bansa ay pinaplano pa nga pong dagdagan ng AFP. Ang proyekto nga pong ito, mga idol, ay maaaring makasama ngayong Horizon 3 ng Modernization Program. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil inaprobahan na nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinopost na budget na 2 trillion pesos para sa 10 years na Horizon 3 acquisition project, gayon din nga po para sa mga naiwan pang proyekto ng Horizon 2. Ay marami nga po mga proyekto ang naka-line up at uumpisahan na ang acquisition process. Isa na nga po sa mapalad na mapapasama dito, mga idol, ay ang amphibious assault vehicle ng Philippine Marines. Sa kasalukuyan, mga idol, ay meron nga pong 8 units nito ang ating bansa at pinaplano pa nga po itong dagdagan upang mas dumami pa ang mga ganitong klaseng assets. Ang mga amphibious assault vehicle, mga idol, ay isang fully truck amphibious landing vehicle na minamanufacture ng US Combat Systems. Ito nga po ay may bigat na 29 tons, may habang 7.9 meters, width na 3.2 meters, at height na 2.6 meters. Ang main armament nga po nito, mga idol, ay ang 40mm automatic grenade launcher, gayon din nga po ang M2HB heavy machine gun. Gumagamit nga po ito ng Detroit Diesel 8V53T 400 horsepower na makina, gayon din nga po ang Cummins VTA 903T na nagpo-produce naman ng 525 horsepower. Ang suspension naman nito, mga idol, ay torsion bar, habang may operational range ito na 480 km at maximum speed na 24 hanggang 32 km per hour kapag off-road, habang 72 km per hour naman kapag surface road. At dahil amphibious vehicle nga po ito, mga idol, ay meron nga po itong maximum speed na 13.2 km per hour sa katubigan. Ang mga operators nga po ng amphibious assault vehicle ay ang Argentina, Brazil, Greece, Indonesia, Italy, Japan, Pilipinas, Romania, Taiwan, Spain, South Korea, Thailand, at United States. Ang Philippine Marine Corps, mga idol, ay merong 8 AAV units na dinilever pa noong 2019. Sa kasalukuyan, inooperate na nga po ito ng ating bansa. Ngunit base nga po sa original na plano ng Philippine Marines, ay kailangan nga po nila ng at least 16 na mga amphibious assault vehicles. Kaya't ngayon, mga idol, naaprobado na ang pondo para sa mga acquisition project, ay isaan na nga po natin na 8 o higit pa na mga amphibious assault vehicles ang itadagdag ng ating bansa. Ang mga amphibious assault vehicle ng Pilipinas, mga idol, ay mula nga po sa South Korea. Ito nga po ang Korean Amphibious Assault Vehicles. Ito nga po, mga idol, ay bunga ng research and development ng South Korea para sa assault armored vehicle. Ito nga po ay dinevelop para sa Republic of Korea Marine Corps ng Hanwha Defense. Ang mga bagong versions nga po ng amphibious vehicles na ito ay ginawa upang palitan ang mga naunang version ng amphibious assault vehicle ng South Korea. At noong 2015, ang South Korea ay nagsimula na ng development para sa bagong Korean Amphibious Assault Vehicle. Ang unang version nga po ng AAV na ito, mga idol, ay nagmula sa Estados Unidos, kung saan ang South Korea ay binili ang production license upang makagawa sila ng sarili nilang AAV. Mga idol, kung dadagdagan pa nga po ng Pilipinas ang mga amphibious assault vehicles na ito, ay maganda nga po ito para sa Philippine Marine Corps. At dahil amphibious nga po ang vehicle na ito, ay pwede ito sa katubigan at sa kalupaan. Tamang-tama nga po ito, mga idol, dahil meron pang 2 bagong units na mga landing platform docks ang binili ng Pilipinas. At maaaring nga pong sumama ang mga amphibious assault vehicle na ito sa mga landing platform docks na iyon kapag nagsasagawa sila ng mga misyon. Sana nga po, mga idol, ay magsimula na ang acquisition process na ito upang sa ganon ay magkapirmahan at tuluyan nang makabili ang Pilipinas ng mga karagdagang amphibious assault vehicles. Kayo, mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon, mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo, mga idol!